Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Booth. Araw ng Lunes, pagkatapos ng kapistahan ng Pentecostes, ay yung kapistahan ng pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles at sa ating inang si Maria. Ang pagdiriwang natin ngayon ay para kay Maria, ang ina ng simbahan. Marapat lamang na matapos nating ipagdiwang ang linggo ng Pentecostes, kung saan ang mga alagad ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos at sisimulan nila ang kanilang misyon na ipalaganap ang mabuting balita. Sa misyon na ito, kasama si Maria at tatayo si Maria bilang ina ng simbahan. Si Jesus ay anak ni Maria, kaya tinatawag din si Maria ina ng Diyos, ina ni Jesus. Kung si Jesus ang sinasabing ulo ng simbahan at tayo ang katawan, di ba marapat lamang ni si Maria ay tawaging ina ng simbahan? Katatapos lamang halos ng ating tinatawag na pontifical coronation 2 Sundays ago. At ang naging tema ng ating pontifical coronation ay, narito ang iyong ina. Marapat lang na sa ating pagninilay, dalhin natin ang mga salitang ito mula sa ating Panginoong Jesus. Habang siya ay nandoroon sa krus at naghihingalo, inihabilin ni Jesus ang kanyang mga kapatid, ang simbahan. Tayong lahat, hindi pa man tayo ipinapanganak, inihabilin tayong lahat kay Maria. At ganoon din naman, si Maria ay inihabilin kay Juan na kumakatawan sa ating lahat. Kaya sa pamumuhay natin bilang katawan ni Kristo, bilang simbahan, naririto si Maria ang ating ina. Lumapit tayo sa Kanya sapagkat siya'y isang ina para sa atin at alam niya kung ano ang ating pangangailangan at tutulungan niya tayo sa pananalangin sa kanyang anak na si Jesus at tutulungan niya tayong mailapit sa kanyang anak na si Jesus. Iyon ang isang napakahalagang misyon at responsibilidad ni Maria bilang ina, na tayo ay mailapit kay Jesus na kanyang anak. Kaya sa pagsasagawa ni Maria ng kanyang misyon, dapat din nating tandaan siya'y gumagawa, kumikilos, at gumaganap ng kanyang responsibilidad ng buong kababaang loob, ng buong pagsunod sa kalooban ng Ama. Sa pagsasagawa ni Maria ng kanyang responsibilidad bilang ina, hindi siya matatawag na stage mother. Hindi siya matatawag na isang ina na may pagka-showbiz. Si Maria bilang ina ng simbahan ay naririyan, tahimik na gumagawa ng kanyang responsibilidad, tahimik at simpleng ginagampanan ang kanyang misyon. Kaya salamat sa Diyos, salamat kay Jesus sa pagkakaloob niya sa atin kay Maria bilang ating ina. Kaya mga kapatid, katulad ng sinabi ni Jesus doon sa krus bago siya mamatay, narito ang ating ina. Amen.